Hi, Boss Paul. Maglalapag ulit ako ng kwento. Nangyari ito sa Guiguinto, Bulacan. Naalala ko, Boss Paul, nung bata pa ako, laging required na dapat may bantay sa patay habang nakaburol, lalo na kapag madaling araw, dahil sa kwento ni Tia Emma. May kwento raw kasi sa probinsya nila, sa Iloilo, na may namatay daw na matandang babae. Bali, nakaburol ito sa bahay. Isang madaling araw, ay gising pa ang mga apo nito na naglalaro ng tagu-taguan. Yung isang bata raw ay nagtago sa malaking baol na may maliit na butas para kita nito yung taya. Mula raw sa pagkakasilip nito sa butas, ay nakita nito na tumayo ang matandang babae mula sa ataol at lumapit sa kanilang mga tito na natutulog pagkatapos mag-inuman. Nakatayo lang daw ito at parang tinititigang mabuti ang mga tito nila. Pagkatapos ay lumapit ito sa stand, yung stand kung saan nakasulat yung info, pangalan ng patay, edad, petsa, kung kailan isinalang at namatay, at kung kailan ililibing. Tapos parang notebook doon na nagsisilbing logbook kung sino yung mga dumalaw at kung may mga nagdonate. Bali iyon, kinuha raw ng lola yung notebook at ballpen tapos sinagsulat. Pagkatapos daw nito magsulat ay pinunit daw nito ang sinulatang pahina. Nilukot at daang-daang ipinasok sa bibig. Natakot daw yung bata nun, kaya napasigaw at napalabas ng baol. Dagli rin namang nagising yung mga tao nito at pumunta yung mga kalaro niyang pinsan. Pagtingin niya ay wala na ang lola. Yun pala ay nasa ataol na ulit ito. Nang lapitan daw nila ito ay may nakalawit na piraso ng papel sa bibig nito. Ikinuwento ng bata yung mga nasaksihan niya. Kaya out of curiosity, ay binuksan namang ito ang papel at nabasa nila ang mga pangalan nila. Iyon pala ay inilista ang pangalan ng mga bantay na natutulog. At kung hindi nagsisigaw ang bata at nalunok nito ang papel, ay hindi na magigising ang mga tiyo niya. Dahil isasama amang ito ng lola. Bagaman hindi ko alam kung totoo, ay naging mabenta yung kwento sa akin at inalala ko iyon nung namatay na si Lola. Pero may isa palang mas legit na dahilan kung bakit dapat may bantay at gising ang mga bantay sa Lamay. So ito na po ang kwento. Taong 1997 o 1998, namatay ang kapatid ng Lola ko, si Lola Rosa. Ibinurol siya sa bahay nila sa Guiguinto, Bulacan. First time ko rin makapunta doon. Nung time na iyon, bakante pa na may matataas na damo o talahib yung magkabilang lote sa tabi nila. Actually, sa may village part sila doon at di ilan pa lang ang bahay sa area. Tanghali kami dumating doon at nag-decide na magstay na kami ng ilang araw para makipaglibing na rin. Malawak naman ang bahay nila doon na two-story house. Bukod pa roon, pauwi pa lang mula sa ibang bansa ang ibang anak ni Lola. Kaya pwede kaming matulog buong pamilya sa isa sa mga kwarto doon. Sa may garage area, nakaburol si Lola. Bali nung time na yun, isa gilid nun yung banyo kasi nagkataong inaayos din yung bahay. Wala naman akong napansin kakaiba doon. As in, normal lang. Hanggang nung hapon, pagising ko mula sa siesta, ay may naaninagan akong parang imahe ng lalaking nakaputi na nakatayo sa pinto ng kwarto. Medyo nagulat pa ako nun. Pero pagbangon ko at pagkusot ko ng mga mata, ay wala na yung nakita kong lalaki. Siyempre, dahil lapitin ako sa mga ganoon, natakot ako. Pero inisip ko na guni-guni lang yun. Nawala na iyon sa isip ko bigla nang maamoy ko
yung nilulutong sopas, kaya nagmamadali akong bumaba. Kinagabihan, mga alas 9 pasado, ay kasalukuyan akong namamapak ng pagkain sa lamay kasama ang mga kamag-anak namin. Nang tumatakbo nagsisigawan yung panganay at pangalawang ate ko kasama yung mga pinsan kong lalaki. Nagsisigawan ang mga ito at si ate ay umiiyak dahil may multo raw. Doon nagkwento si ate sa amin. Habang nasa baba kaming lahat, ay pumuslit sila magpipinsan sa taas at sumubok tumawag ng multo. Hindi naman spirit of the glass yun, pero paikot daw silang nakaupo at nakapikit. Pagdilat daw ni ate, ay may nakita siyang matandang lalaki sa gitna ng bilog nila. Kaya natakot siya at nagsisigaw. Natakot din ang mga pinsan namin, kaya nag-uunahan silang bumaba ng hagdan. Siyempre, dahil may pagkabida-bida ako, ay sumabat ako at kinuwento ko yung nakita ko nung gumising ako mula sa siesta. Dahil dun, as usual, inakurot na naman ako ni nanay. Lagi na lang akong kinukurot sa mga kwento ko, kaya yata tumatatak sa akin. Sabi ni na Tita Emma, baka raw si Papang Iyon. Asawa iyon ni Lola Rosa at iyon ang tawag nila doon. Mabait daw si Papang at mukhang natuwa dahil dumalaw sila, kaya nagpakita siya sa kanyang mga apo. Mga 11 PM ay natulog na ako. Pero doon ako sa first floor natulog katabi si Tia Emma na madalas kong tagapag-alaga. Maya-maya ay nagising ako kasi may umiiyak na babae sa bintana. Noong una ay hindi ko pinapansin, pero nadidisturb ako kasi palakas ng palakas yung pag-iyak. Umupo ako nun sa kama at pinapakinggan yung iyak na nanggagaling sa bintana. Napakamausisa ko nun, kaya binuksan ko yung bintana, pero pagsilip ko ay walang tao at natigil yung pag-iyak. Sabi ko sa isip ko, baka umalis na kasi nahiya. Honestly, hindi ko rin alam kung bakit ganun yung logic ko. Nakatulog na ulit ako nang maya-maya, narinig ko na naman yung umiiyak na babae. Lumakas na naman ito at pagbukas ko ng pintana ay wala naman akong nakita at nawala rin yung tunog. Nakatulugan ko na lang to, pero alam ko na may mali, kaya natakot din ako nun. Pasado alas 9 na ng umaga nang magising ako at nawala na sa isip ko yung narinig ko. Noong gabi rin yun, nasa second floor na ako natulog kasama ang pamilya ko. Nagising ako nun. Madaling araw na siguro kasi ihing-ihi ako nun. At dahil sa natatakot ako, ay sinamahan ako ng ate ko. Pagdaan namin ni ate sa garage area, tulog yung dalawang tito ko na nakabantay sa lamay. Hinayaan lang namin ni ate ang mga ito at dumiretso na kami sa CR. May dalang flashlight si ate dahil walang ilaw sa part na yon. Nasa kalagitnaan na ako ng pag-ihi nang biglang tumili si ate. Minadali ko yung pag-ihi ko at tumabas ng CR. Tumakbo kami papunta kay na tito na agad na nagising dahil sa sigawan. Doon ay umiyak na nagkwento si ate. Habang nagsi-CR daw ako, ay tinanaw niya yung garage at medyo lumapit siya. Pagtingin niya, ay gumagalaw yung sanga ng mga punong mangga malapit sa piniglalamayan. Pagtutok niya ng flashlight, ay may nakita raw siyang matandang babae. Dilat na dilat daw yung mga mata nito na namumula at magulo ang buhok. Hindi niya alam kung nagulat daw ito o tinatakot siya kaya nagsisigaw na siya. Pagkatapos nun, ay nakarinig siya ng malalakas na huni ng ibon at nakarinig siya
nang parang pumapagaspas papalayo. Pero hindi niya na nakita dahil napatakbo siya pabalik sa akin. Doon ko unang narinig yung term na balbal. Baka raw balbal yun. Hindi na ako nagtanong kung ano yun. Bumalik na kami sa itaas at nakasalubong namin yung iba naming tito at tita na pababa na hagdan para rumilyebo sa pagbabantay. Pagkagising ko ay natutulog pa si ate kaya bumaba na ako. Doon ay naabutan ko silang nag-uusap tukol sa karanasan ni ate ng nagdaang gabi. Narinig ko na naman ang balbal. Ang lakas daw ng loob bumalik pagkatapos itong pagtangkaan yung bangkay ng papang nila dati. Sinabi nila na balak doon itong kunin at kainin yung bangkay ni Lola Rosa. Tapos papalitan ng sanga o katawan ng puno ng saging. Ang weird talaga. Saka di ko gets, pero mula noon ay tinandaan ko na yun. Mas naunawaan ko na lang iyon nung mga grade 6 o high school na yata ako. Napanood ko sa ABS-CBN, Pedro Pinduko yata iyon. Tapos may episode na ganun din na nangunguha ng bangkay kapag tulog o hindi aware yung mga bantay. Tapos papalitan ng katawan ng puno ng saging. Pero dadayain yung paningin ng mga tao kaya hindi nila alam na pinalitan na iyon. Last month ay tumalo si Tia Emma sa bahay at kasama ito sa mga napag-usapan naming horror stories. Doon na ako kinentuhan ni Tia Emma dahil malaki na raw ako at aware na sa maraming bagay. Yung naranasan ko palang may umiiyak na babae ay matagal lang naririnig ni Tia Emma. Kasi naging babysitter din siya ng nakakatanda kong pinsan. Mula noong unang gabi raw ng pagtulog niya roon ay naririnig niya na raw yun. Doon niya nalaman na may na-rape na babae at doon itinapon sa bakanteng lote bago pinatay. Tapos naranasan na rin daw niya yung naranasan ni ate noong nakaburol yung papang. Hating gabi na raw iyon at hindi sila makatulog ni Tia Elisa kaya sila ang nagpantay sa Lamay. Habang nagtatalap daw sila ng mangga ay may narinig silang mahinang huni ng ibon. Pero kakaiba ang tunog. Maya maya ay bigla raw nag-brown out. Buti na lang daw ay may flashlight malapit sa kanila kaya dahan-dahan nila itong kinapa. Pagkakuha at pagbukas sila ng flashlight ay nakita nila pareho ang isang matandang babae na parang gumagapang palapit sa bangkay ni Papang. Sumigaw daw nung sumigaw si Tia Elisa nang may galit at takot habang pinagbabato ito ng mga nabalat na ng mangga. Narinig na nila ang boses ng iba nilang kamag-anak na nagising na sa ingay nila nang bigla itong mabilis umatras at biglang nawala sa dilim. Pagkarating ng mga kamag-anak nila ay nagkwento sila at maya-maya ay bumalik na ang ilaw. Sa ngayon, Boss Paul, okupado na yung dating bakanting lote na iyon. Pero last February lang, this year, nandun pa rin yung lalaking nakita namin dati ni na ate. Hindi ko lang alam kung guni-guni ko lang iyon or same din pero kinilabutan ako Hindi ko rin gets kung bakit lapitin din kami ng ate ko at ni Tia Emma ng mga kababalaghan. Pero salamat sa Diyos at hindi niya kami pinapabayaan. Hanggang dito na lang, Boss Paul. More powers and God bless.